Hello po mga lods! Welcome back sa aming channel. Raya Doria po ulit. Kung bago ka pa lang sa aming channel mga lods, please don't forget to subscribe. And for today's video, ipapakita ko po sa inyo ang bagong tamang paraan ng pag-activate ng ating mga smart and token tech SIM. Alam ko po, karamihan sa atin na bagong billing SIM, nahihirapan po sa pag-activate. Marami po kaming nababasa sa aming comment section na nagsasabing ginawa naman po nila yung mga step na sinabi namin dun sa tutorial, mga previous tutorial namin ng pag-activate ng mga SIM, pero hindi pa rin po nagana or hindi pa rin na-activate. Or kung idadial man po nila yung 1515 is nagko-call ended lang. So sa video pong ito, ipapakita namin yung dahilan bakit ayaw pong gumana nun. At ipapakita na rin po namin at itituturo kung paano po ba ang tamang paraan ng pag-activate ngayon ng mga SIM natin, mga lods. At sa video din pong ito, ipapakita ko na rin po sa inyo paano po ba mag-register ng SIM na for minor or minor de edad po ang gagamit ng SIM. So, ito po. Ganito po yung ating i-activate na SIM, Token Text 5G SIM, para malaman nyo paano po ba siya ma-activate. Ang kagandahan po, once na na-activate natin yung mga SIM ngayon, mga lods, meron tayong makukuhang free 5GB na data. Free lang po yon. And meron din po kasama yung call and text, mga lods. So kung gusto nating malaman or kung gusto nyo pong malaman kung paano po ba yung tamang bagong paraan ng pag-activate, just keep on watching! So ayan mga lods, ito po yung na-activate nating SIM. Open po muna natin siya. TNT 5G SIM po siya. Kunin natin yung SIM, yung pinakamaliit dahil micro po yung pwede sa aking SIM slot ng cellphone ko po. And then, i-turn on po natin. Insert natin siya and then turn on. Kung sa dating lumang paraan ng pag-activate ng ating SIM is insert natin yung SIM, turn on and then turn on data, ma-activate na. Ngayon, hindi po. Try po natin po muna dito sa phone dialer. Try natin i-dial yung asterisk 123 number sign and then call. Tignan lang po natin or check natin kung activated na po ba pagkatapos i-insert. So, ayan, carrier info error po siya. Ibig sabihin, hindi pa siya activated. Try naman po natin yung 1515, mga lods. Ayan. Same lang din po, call ended. Hindi pa siya talaga activated. So, ayan. Ito na po yung first step o tamang paraan ng pag-activate. Kailangan po natin siyang i-register sa mga network natin. Paano po ba? Punta tayo dito sa ating Google Chrome. Type lang po natin www.smart.com.ph/simred. So, ang tamang paraan po ng pag-activate para ma-activate is kailangan po natin siyang i-register kay Smart or kung anong telco or network man po ang gamit nyong SIM para ma-activate po siya. Ayan mga lods. And then SIM reg and search po natin siya. Automatic po tayong mare-redirect sa registration ni Smart. Ayan. Ito na po yung first step. Get your PIN. I-type lang po natin yung mobile number na ating i-re-register. So, enter your mobile number. And then, after yung ma-enter yung mobile number, i-click lang po natin itong box na nagsasabing, I have read and understand the term and condition. I acknowledge Smart. Ayan po. After nun, ma-check yun. Ipindut, i-press lang po natin or pindutin natin yung send OTP para makapag-send po ng OTP si Smart doon sa number na ating rin-register para makuha natin yung OTP and then i-input natin din po yan para ma-verify yung number. Ayan na po. And then, click natin yung send OTP.
Ayan, mayroon ng message si Smart. Nagpadala ng OTP. Ayan yung OTP, mga lots. And then, after nyan is, balik tayo dito sa registration. Lagay lang natin, please enter the OTP sent to your mobile number. Ilagay lang natin yung OTP na sinend ni Smart. Check natin, double check natin. Dapat tama yung OTP na ilalagay natin. After nun, press lang din po natin ulit yung verify OTP. So, ang dahilan po pala is ito. So, success. Ayan. Press natin yung OK. Mare-redirect tayo sa first step ng pagre-register na naman po. Type of registration. I am registering a newly bought SIM o bagong billing SIM. Pero, dahil tayo is magre-register for a minor or minor de edad po yung gagamit ng SIM na ito, ipipress ko po yung registering a new bought SIM for minor. So, ayan, registering a SIM for minor, ito po yung reminder po bago tayo mag-proceed. So, kailangan daw po mag-register under the parent or guardian nung gagamit ng SIM. Ipipress lang po yung OK para sa next na po na step. Customer information tayo. Automatic po na nationality Philippines dahil nasa Philippines tayo. After nun, click lang po natin kung anong ID yung ating isasubmit. So, kailangan po natin ng government ID. Ayan po yung mga ID na tinatanggap ni Smart. Yung sa akin, National Filipino Identification. After nun, mag-upload tayo ng photo ng ating ID na isasubmit kay Smart. Check ko lang po. Ayan. Reminder lang po, dapat 5MB lang below yung i-upload nating video para tanggapin. After nun is, mag-upload tayo ng selfie na nagpapatunay na tayo nga po talaga yung may-ari ng ID na yun. Ayan po. And then, i-insert natin yung ID number. Yung ID number po na ating in-upload kay Smart. So, mga lods, ayan po pala ang dahilan bakit kahit anong step na gawin natin, pagsunod natin is step na tutorial ng old activation ng mga video namin, hindi pa rin ma-activate. Dahil po pala, as of December 27, mga lods, nag-start po yung SIM registration law na kailangan nating i-register bago ma-activate yung ating mga SIM. So, ayan po. And then, i-fill up lang natin yung kailangan na information ni Smart dito. Fill up name, birthday, and then, after nun, next lang po, mag-direct tayo dito sa another address information. Ayan, fill up lang po ulit kung ano po yung address ninyo, mga lods. Pasensya na po kayo kung makakarinig kayo mga ingay. Ayan po yung aking baby. After nun, next nyon, meron dito na summary para i-double check po natin yung ating mga input na information. Make sure na tama po lahat ng yon. And then, after nun, ipindutin lang po itong I hereby attest. And then, next. Ayan, after nun is, dilitaw na yung thank you have successfully registered your SIM. Ayan, after nun, may magte-text po sa inyo na Smart na nagsasabing successfully submitted na po yung iyong registration. And after nun, maghintay lang po kayo ng isang SMS pa na nagsasabing fully activated na po yung iyong SIM. And after nun is, may matatanggap po kayong text galing kay TNT. Ibig sabihin po, ayan daw. Simula ng saya. Ibig sabihin, fully activated na po yon. And then, nandyan na rin po, naka-indicate na nakakuha kayo ng free 5GB plus 10 all net minutes. And call. Ayan, you have successful register your mobile number. Ayan na. So, ayun nga po mga lods, ganun lang po kadali kung paano po ba ma-activate
ang mga bagong SIM natin ngayon as of December 27, 2022. So, ang kailangan lang po pala is i-register natin ang mga SIM natin bago siya ma-activate. Meron kang makukuhang free 5GB na for data and meron ka rin pong pang call and text. Napakadali lang po at napakaganda ng bagong pag-activate ng ating mga SIM. So, susunod lang po tayo dun sa ating bagong SIM registration law. Ayan po yung video natin mga Lord. Sana po may natutunan kayo o nakatulong po ako sa inyo para masusunod yung nagiging problema nyo po sa pag-activate ng mga bagong SIM. Until next video mga Lords, sana po panoorin nyo pa po yung mga next vlog namin, mga tutorials namin, para makatulong din po kami sa mga nagiging problema nyo po. That's it for this video. Bye-bye and God bless. Please don't forget to subscribe!